Kailangan ko lang daw muna si Norman Mangusin sa kanyang charitable activities. Kahit ano man daw ang kanyang pagkatao at kahit saan man daw nanggaling ang pera na ginagasto niya, ang mahalaga daw ay nakakatulong si Norman Mangusin sa panahon na ito. You have to give it to Norman Mangusin. Mukhang na perfect niya ang modus operandi sa kanyang pangbudol-budol. Marami talaga ang naniwala na siya ay isang bilyonaryo at tumutulong sa panahon ng krisis. Marami ang bilib na bilib sa kanya. Natulala at humahanga sa kanya. Hindi nila namamalayan na piniperahan sila ng isang scam artist. At sa kanyang pinakabagong racket sa panahon ng COVID-19, nagagawa niya yung tinatawag sa wikang Ingles na hitting two birds with one stone. Na magbibigay na naman ng karagdagang kaalaman tungkol sa pinakabagong rocket ni Norman Mangusin, or better known as Francis Leo Marcos. Sa dami ng mga nabibiktima ng mga budol-budol katulad niya, kailangan isiwalat natin ang mga katangian ng mga con artist o scammer upang mabigyan tayong lahat ng sapat na kaalaman to protect ourselves. Kasi po, hindi maging kasindali na mabiktima tayo ng budol-budol kung marunong lang tayo magbigkas ng mga salita na teka muna bago pumasok at mahulog sa kanilang mga pakana. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko sanang magpasalamat sa mga nag-like sa part 3 ng ating video series. Nakabawi ang mga likes versus dislikes sa part 3. Hindi umandar ang pangkuyog ng mga Normanians. At katulad ng dati, hihilingin ko na rin na i-click nyo ang like button. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, pakiclick na rin yung subscribe button dyan sa ibaba. Araw-araw, wala nang ginagawa si Norman Mangusin kundi umupo sa harap ng kanyang smartphone at mag-YouTube live streaming. May sa hapon, may sa gabi, may sa madaling araw. Wala namang naman ang kanyang mga sinasabi. Puro lang drawing ng kunwari patuloy na pagdating ng bigas at pagkain sa mga nangangailangan. Pero kahit isang totoong pagdating ng tulong, wala namang nakikita ang kanyang mga tagahanga. Basta na lang at naniniwala sila sa mga sinasabi ni Norman Mangusin. Kapag sinabi ni Norman Mangusin na may ipinadala siya na 100,000 tonelada na bigas sa Infanta, Quezon, palakpakan kagad ang kanyang mga fanatics. Marami na siyang pinangakuan ng tulong. Hindi naman dumarating. Naluto na talaga ang kanilang kaisipan sa mga kasinungalingan ng Pekeng Marcos na ito. Marami ang nautuan na magbigay ng donasyon na cash kay Norman Mangusin sa pamagitan ng Super Chat sa YouTube live streaming. Akala ng mga generous yung mapagbigay na mga tagahanga niya. Umaambag sila sa ginagawa ni Norman Mangusin na pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi nila alam, high-tech na ngayon ang dating nagbebenta
ng Peking Gold Bar. Super Chat. Yan po ang tawag sa bagong feature sa YouTube live streaming kung saan maaaring magbigay ng donasyon na pera ang isang nanonood sa channel. Ben, eh nagbibiro lang pala. Oo, nagulat ako. Ito kasi message niya eh. Makikita niyo po yan sa top right side ng screen na may iba't ibang kulay. Habang nakikipag-ugnayan ang host ng isang vlog sa kanyang mga viewers, may mga generous na tao na nagbibigay ng pera gamit ang kanilang credit card. In the case of Francis Leo Marcos, karamihan sa mga nagsusuporta sa kanya ay mga Pilipino na nasa abroad. Mga magandang loob na tao na gustong makatulong. At dahil may tiwala sila kay Francis Leo Marcos, kusang loob sila na nagbibigay ng iba't ibang halaga ng pera. In Euro, US Dollar, Dinar, Yen at marami pang currency. Natutuwa siyempre si Norman Mangusin. Patok na patok ang kanyang scam. Akala ng mga viewers niya, nakakatulong sila sa kapwa. Subalit hindi naman talaga pumupunta sa tulong ang pera. Sa bulsa ni Norman Mangusin lahat, nahuhulog. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng maghintay hanggang matapos ang krisis upang ibulgar ito. Nangyayari na ang scam mula pa noong isang buwan. Dito niya kinokolekta ang pera ng mga naniniwala sa kanya. Katulad ng sinabi ni Professor Maria Konnikova ng Harvard University, hindi niya lantaran naninanakaw ang pera ng kanyang mga biktima. Binibigay nila ito ng kusang loob. High-tech na ngayon ang pangbudol-budol ni Norman Mangusin. Makikita nyo na hindi naman gaano kalaki ang bawat donasyon. May $5, may 10 euros, may 30 pesos, may 5,000 yen, at iba-iba pang mga halaga. Kung sa peso, it ranges from 50 pesos to 1,000 pesos each. Paminsan-minsan, may pumapasok na mas malaking halaga. Magaan para sa mga nagdodonasyon. Hindi masakit sa bulsa. Iniisip nila na maliit lang naman na halaga. Pero malayo ang marating sa pagtutulong. Yun ang nasa isip nila. Sa bawat live stream ni Norman Mangusin, let's say na makakolekt lang siya ng average of 100 pesos mula sa 500 tao. Meron na siya kaagad ng 50,000 piso. 50,000 pesos. Napakadali magpera, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ilang beses bawat araw na nag-live streaming si Norman Mangusin. Tinatiming niya sa iba't ibang time zones sa buong mundo. Target niya kasi ang mga Pilipino na nasa ibang bansa. Sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, at kahit na sa Asia. Teka nga, akala ko ba super yaman itong si Francis Leo Marcos? At sinabi niya na hindi niya kailangan ang donasyon ng pera bilang ambag sa kanyang pagtutulong. Para sa isang bilyonaryo, barya lang ang pera na nakukolekta niya sa bawat live chat. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit binibigyan ng malaking panahon ni FLM ang magawa ng live chat bawat araw? Wala namang siyang sinasabi kundi daldal at daldal at magyabang ng magyabang. Inaaliw niya lang ang kanyang mga viewers. Kinikiliti, pinapandaran ng kanyang mga kwento na puro drawing. Kung sa wikang Ingles, tall tales. In fairness to Francis Leo Marcos, effective yung brand marketing niya. Yan ang tawag sa advertising.
brand marketing. Gumawa ka ng mensahe upang tanggapin ng mga tao na parang kanila na rin. Hindi lang pala sa Facebook at YouTube ang marketing offensive at pangracket ni FLM. Pati na rin pala ang TikTok. Pinasok na niya. Wala akong TikTok account. Pero may nagpadala sa akin ng mga screenshot ng kanyang TikTok accounts kung saan niya pinapatuloy ang kanyang panluloko. Sabi sa akin ng mga kaibigan ko, ang TikTok ay para sa mga magaling sumayaw o kumanta upang i-showcase ang kanilang talents. Hindi naman sumasayaw si FLM. Hindi naman siya kumakanta. Pinapakalat niya lang sa TikTok ang kanyang panluloko. Believe ako, more than 90,000 followers na siya doon. Walang patawad talaga si FLM. Sa bawat pagkakataon na makapag-scam, talagang walang pag-aatubili na umaatake. Hindi lang po sa super chat ang kanyang racket sa YouTube, kundi pati na yung monetization na tinatawag. Ang ginawa niya, kumampanya talaga na dumami ang kanyang mga subscribers at marami ang manonood sa bawat live stream. Pagkatapos ng live stream, may mga editor siya at hinahati-hati yung kanyang live stream para marami ang mga video. Tapos pinapadala ito sa iba't ibang mga accounts sa YouTube na kanya rin upang makahani ito ng maraming views. Siyempre, sa bawat view, pera ang kapalit noon. Magkano na kaya ang scam ni FLM sa panahon nitong COVID-19 pandemic? Kung totoong nag-fundraising siya upang itulong sa taong bayan, dapat transparent siya. Dapat ipakita niya kung magkano ang napunta na sa bulsa niya. Ay, hindi pala, sa charitable activities. Mahalaga po ang tiwala sa ganitong paghingi ng ambag para sa charity. Pagpasok sa kanyang account, lumaho na ito at hindi na alam ng mga donor kung saan napunta ang kanilang pera. Hindi na nila alam kung nakarating talaga ito sa mga nangangailangan. Unti-unti po na lumalabas na puro empty promise itong ginagawa ni Norman Mangusin. Katulad po sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Pinabula ni Norman Mangusin na nagpa-deliver siya ng isang truck ng bigas para sa Barangay Santo Domingo. Naniwala naman ang mga residente. Kaya kinailangan pa na magpalabas ang barangay officials ng isang clarification na may dumating nga na isang truck na bigas sa barangay. Pero hindi ito galing kay Francis Leo Marcos, kundi galing sa isang foundation ng Filipino-Chinese family. Nabisto na naman si Francis Leo Marcos. Diyan lang magaling si FLM ang pag-angkin ng hindi sa kanya. Bakit po napakaraming scam na hindi nare-report? May paliwanag dyan si Professor Maria Konnikova, isang Harvard University professor na naging resource person din natin sa video series na ito. Why do so many cons o scam go unreported? Bakit daw napakaraming kaso ng budol-budol na hindi nga nai-re-report sa ating kapulisan? Ito po ang sabi niya. One, we often don't want to acknowledge to ourselves that we've been conned. It's crazy how often you have people who, even when you present them with evidence that they have been conned, that they've been a victim of a scam, refuse to believe it. Ayaw talaga nilang maniwala na na-scam sila.
Ito ko po ang sabi ni Professor Kunikova. The other thing is, even if we realize that we have been scammed, we often don't want to let other people know that we've been scammed because we are embarrassed. Ayaw po natin na malaman ng ibang tao dahil nakakahiya po, nakakaloko nga. Pero may mga tao, katulad ngayon sa panahon ng COVID-19, na ayaw maniwala na biktima sila ng scam. Kahit ipakita mo pa ang ebidensya. Mahabang usapan pa po ito ang issue tungkol kay Francis Leo Marcos or Norman Mangusin in real life. Susuriin natin ang panaliliksik ng mga psychologist tungkol sa pag-unawa kung bakit ang mga katulad ni Norman Mangusin ay patuloy pa nakakapangloko. Abangan niyo po ang part 5 ng ating investigative report. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada na nag-uulat mula dito sa home quarantine sa Metro Manila. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa mga videos ko.